Good day mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. So sa video na to, ituturo kong paano magtono ng inyong sasakyan na walang gamit na special tools. So, sa pagtono na ng sasakyan na hindi gumagamit ng special tools ay inilalapit lang natin doon sa mismong efficiency ng sasakyan para ma-optimize o magamit natin ang full potential ng ating sasakyan. So, pero mas prepare ko pa rin, isasuggest ko sa inyo mga kabasyong, is gumamit ng special tools kasi mas accurate yun. Mas accurate in a sense na alam mo paano gamitin yung mga tools na yun. So, dito sa video na to, ituturo ko kung paano mag-tuning or tono ng ating sasakyan na hindi gumagamit ng special tools. So, isa na natin mga kabasyong. So, mag-upisa tayo dito sa ating crankshaft pulley mga kabasyong. So, pag itutono natin ang sasakyan natin manually, ilagay natin sa 10 degrees yung ating crankshaft mark o yung ating notch, yung ating guhit sa ating crankshaft. Ayan, makikita nyo, inilagay ko na siya, sinakto ko na. Tapos, pupunta tayo ngayon sa distributor. Ayan. Sa distributor naman, may tatlong tornilyo to. Isa. Tapos, dalawa. Dito sa likurang bahagi, yan. Dito. At tatlo. So, actually, tinanggal ko na. Ito na sila. Ayan. So, pag tinanggal na natin yan, makikita natin ang loob ng ating distributor. So, yan. Mga kabasyong, kapag tatanggalin nyo itong, ano, ingat kayo. Kasi, meron yung part na malutong. Yan. So, mga kabasyong, ingat kayo sa pagtanggal na ito. Yan. Daan-daan lang. Ingat kayo kasi yung iba na ito, fragile. Ito kasi bagong palit to. Pinalitan ko na noon. So, yung una is nung tinanggal ko, nabasag. Kasi nga, malutong na. Tapos, pag magtotono kayo, lihain nyo ito, ha. Itong mga terminal na yan. Pero, konti lang. Gamit kayo ng 1,000. Tsaka yan. Para matanggal yung dumi. Yan. Tapos, ang ating cap of cover ng ating nakita nyo naman diniyay ko lang, nilagyan ko lang ng tape para makoveran nyo. So pagdating dito sa ating distributor, may kita nyo yung 10 degrees yan. 10 degrees nakatapat yung cam loop. Ito. Yung cam loop na yan. Yan. Kita nyo? Siya yan. Dapat nakatapat sa ating pickup coil ang ating cam loop. Yan. Distributor loop. Yan. Tapos, naka 10 degrees. Naka 10 degrees siya dito. Ayan. Yan. Naka 10 degrees yan. Kanina, pinakita ko. So, pag hindi nakatapat yun, is ang gawin nyo, paluwagan nyo itong dalawang screw. Yan. Loosen nyo lang yung dalawang screw na yan. Yung dalawang bolt. Tapos, pagtapatin nyo yung dalawa na yan. Itong cam loop na itong distributor at yung pick-up coil, yung may green, yan. Actually, itong pick-up coil na yan, napalitan ko na. May history kasi ito. Pumulupot yung mga wires niya dito sa lube kasi pumutok. So, check-check nyo rin. Mas maganda magdala kayo ng baon na ganito. Ang cost na ito, pagbili ko noon is 550. Sa mga, ano, sa auto supply. Yan. 550. Depende kasi
eh parang ito parang binaklas na nila sa ano sa distributor nila. So para magamit lang. So ayan, mga kabasyong. So tapos na tayo sa timing nung ating crankshaft at saka ng distributor. So yun lang. Tapos sunod natin yung pagtono dun sa carburetor para sumabay dito sa ating timing. Tell me. Yan, so ibalik muna natin kapag natapos nyo ng iset. Yan. Tapos ito dapat nakatutok to sa cylinder number 1. Sa high tension number 1, I should say, mga kabasyo. Yan. Katutok yan. Tingnan nyo. Number 1. Ayan o. Tapos pag itinakip mo na, nakatutok siya. Yan. Nandito siya kagad. So, yan. So, yan. Lilihain ko muna. ₱1,000 lang para matanggal lang yung dumi niyan. Tandaan lang baka matanggal yung ano. So, lagyan nyo lang support ha. Pag ano. Yan. Ayan, malinis na. Yun lang naman port terminal na yan. Itong part na to. Tsaka ito. Na dapat malinis. Yan. Tapos, check. Kung upod na, palit na ng distributor cap. Pero ito, bago pa kasi. Nakita nyo, bago pa. So, naka-apat na buwan na to sa akin. Yan. Si condenser, kakalimutan. Yung tamang higpit lang, huwag sobrang higpit. Yung tamang higpit na totally na hindi matatanggal, na hindi naman mababasag yung ating cup. Although may bakal sa lubyong pero mas maganda yung inayad lang. Tamang-tama lang na paghigpit. So ayan, pagdating naman sa ating carburetor, isample ko lang tong ano, total ito nakalabas na para pag magtono kayo mabilis yung ma-identify, kasi kung ilalagay ko pa yung camera doon medyo malilito kayo, pero ito yung tinutukoy ko, ang ating air and fuel mixture screw. Ito yung gusto kong malaman nyo nga pag magtono kayo ng inyong carburetor na hindi gumagamit ng anumang special tools with regard sa pag tuning ng sasakyan. So, itong air and fuel mixture screw ay responsible sa paghalo ng gasolina at hangin sa ating carburetor upang mabigyan tayo ng magandang timpla ng ating gasolina at hangin sa ating chamber, sa ating cylinder, kada cylinder. So, ito yan. Ang gagawin nyo, i-close nyo siya. Initial ha, initial lang. Yan. Close nyo siya. So, ayan, close na siya. Mahigpit na kasi wala ka nang. Ngayon, tandaan nyo, lagyan nyo ng markings. Tulad na ito, may marking yan. Ayan, nakita nyo. So, yung marking na yan, yan ang magiging
mark natin o tanda para malaman kung saan tayo hihinto. Kasi iikutin natin siya para maitimpla natin ng initial, ha? Initial lang. Ito yung inilalapit lang natin sa ano ng ating carburetor para tumakbo yung sasakyan natin o gumana, na hindi tayo gumagamit ng mga special tools. So ito yan. Ilagay na natin yung ating flat screw. Then pihitin natin ng 3.5 turn. 3 full turn and half. So ayan. 1. Ayan. Kaysa na tayo. 2. Pangalawa. 3. Then ilalagay natin siya sa kalahati. 0.5. Ayan. So ayan, ilagay natin siya sa 3. So pag na-set na natin yun, i-set naman din natin kung halimbawa nagalaw-galaw na yung carburetor nyo. Pagdating sa fast idle screw, ito, kasi I doubt ito yung talagang initial talaga. Pagdating sa fast idle screw, kung ito man ay nagalaw or kung meron man ang inyong carburetor, kasi usually yung iba wala, ang turn nito is ayun, tatanggalin nyo muna siya sa pagkakadikit doon. So paano matatanggal din yan? Paluwagan nyo rin itong idle screw. Yan, paluwagan nyo hanggang sa hindi na siya sumayad. Ayan, nakita nyo, kailangan hindi siya sasayad. So ayan, makikita nyo naman dito sa gilid, oh ayan, hindi na siya sumayad. So ayan na siya, pati yung ating fast idle, so tinanggal din natin yun. Ayan, so ipihit naman natin to ng 2.5. So tandaan nyo, ha, 2.5 lang, huwag kayong susobra. Sumobra man kayo, kahit anong timpla nyo na itong ano, idle screw nyo, is mataas pa rin ng inyong RPM. Bakit? Kasi nakabukas yung close when it comes to revolution. Yan. Kita nyo, eh. Tapos magsasang, yun, oh. Ipupush niya kasi yun. Pupush niya. Tutulak dito. So ito mga kabasyo, yung dapat i-zero nyo. Para zero is meaning hindi siya nakalapat doon. Ayan, oh. Kita nyo, siya nakalapat doon. Kasi masyadong kita, eh. Ayun. Diyan sa side na yan. Makikita nyo, hindi siya nakalapat. So, dapat, hindi siya nakalapat. At the same time, yung ating idle screw din, hindi rin nakalapat yung screw. So, ang ikot na ito is 2.5 lang. So, ayan, ididikit natin siya. Yun, dumikit na. So, palatandaan natin, ito, 2.5. One, two, 0.5. 2 full turn and a half. Ayan. So, ayan na siya. Oh. Nakatukod na. Nakatukod na siya. Ayun. Diba? Then, dito naman sa ating idle screw. So, itutukod ko muna siya ulit. Ayan. Nakatukod na. So, tandaan natin, ito kaparehas niya ng counting ng when it comes to turning. 3.5 din. Ang naiba lang is yung fast idle. 3.5. Then, pit na natin. 1, 2, 3.5. Yan.
carburetor ng 2E, 4K, at 4AF, parehas lang. Pero yung iba walang ano, fast idle. So, dito kayo magbe-base sa idle. Idle screw. Idle speed screw. Yan. Ito yun. Fast idle, idle speed screw. Mixture screw. Air and fuel mixture screw. Ayan. Mga kabasyong, meron pa tayong isa. Ang ating idle positioner, dash pot, yan. So, pag naka-vacuum kayo, pag naka-vacuum, no, pag umaanda rin sa sakyan, nakahigop, nakahigop yung ating idle positioner. Hindi ganun kita. So, yan mga kabasyong, pagdating sa ating dash pot, di ba naka-vacuum yan, nihigop niya. So, yung screw na yan, yung technique dyan, share ko na rin sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Ito yung kapag nag-change shift kayo is ang tagal bumalik, meaning nakatukod. Nakatukod. Kaya tayo sumusunod. So yun, pag isi-set nyo yan, di ba naka-vacuum, dapat ilapat nyo lang yung screw. Ilapat nyo lang. Ipihit nyo lang. Nakadikit. Sinadya ko kasing hindi ano para maipakita sa inyo na ipinipihit yan, dapat nakalapat. Kasi tutulak yan eh. Yan o. Kaya. Yan. So ayan, i-set na natin. Tubig tayo dito. Ah, dito na lang. Hindi gano. Ayan. So ito, ipapakita ko lang. Bakit may tubig? Bakit may tubig? Ingatan nyo lang mga kabasyo kasi inaano ko lang. Ayan. Ingatan, baka matapon sa distributor. So ayan. Nakita nyo? May vibration. Konti na lang. Ngayon, kapag nakikita nyong malakas pa yung vibration yung sasakyan nyo, ipipihit nyo yung mixture screw. Pero bago nyo pihitin yon, tignan nyo muna yung inyong RPM. So yan, yung RPM is 800. Yan. Ayan siya. O, kita nyo, hindi na malikot yung ating ano. Yan. 800 yan. Ngayon, kapag malikot yung inyong, ngayon, kapag malikot yung inyong idle, yung inyong RPM, iset nyo muna siya sa 800, then saka nyo pihitin yung mixture screw. Ang magiging basehan nyo kapag padagdag yung pihit nyo, halimbawa 3.5, ginawa nyo 4, is manginig. Yan. Sample lang yan ha. Pero pagkagagyan ito, ingat, ito yung technique na ano. Pinagbabawal na technique, Joe. Napakita ko lang yan. Yan yung vibration. Kapag pinihit nyo yun, yung mixture screw, at tawag to, mauga, ibalik nyo lang sa dati. Tapos tignan nyo yung RPM nyo kung bumawas. So pag mauga, eto, totally, okay na yan eh. Okay na yan. Kasi sa ating mga carbureted type, yung mga EFI, less pa yan. Kasi nga, makina. Eto, nilalapit lang natin sa ano yung ating sasakyan. Yan. Hindi tumatapon yung tubig. Pag tumatapon yung tubig, yun, that's the time na pihitin nyo yung
mixture screw is either padagdag or pabawas. Kapag padagdag, diba 3.5. Tapos ginawa nyong 4. Tapos naging mauga. Naging mauga. Ito, magiging basis niyan. Naging mauga. Ibalik nyo lang. Ibalik nyo. Pero bago nyo ibalik yung mixture screw, tignan nyo yung RPM gauge nyo kung nagbawas. Kung nagbawas, ha. Ngayon, kung ang ating ay hindi nagbawas. Hindi siya nagbawas, no. Ayan, gumana yung fan. Kaya mas bubuga palalo. Dagdagan nyo lang yung RPM. Dagdagan nyo yung RPM nyo. Ngayon, pag makita nyo tumitining, or hindi pa rin nagbabago, medyo laro-laruin nyo na lang yung pagdating sa idle screw, idle speed screw, at yung mixture screw. Pero dapat naka 800. Naka 800 RPM. Ayan. Kung makita nyo mauga, tapos nalalaglag yung baso, pinatong yung ganyan, tapos nalalaglag kagad. Yun, natutumba agad. Ito, katulad yan, oh, papatong mo. Ayan. Diba? Ayan, ganyan. Makikita mo naman, eh. Kaso hindi siya less na siya rito, eh. Mas maganda dito. Kaya kapag tutono kayo dahil may kasama kayo, may tagahawak na maigi na hindi tatapon, yan, ganyan. Alalay lang. Pag tumatapon yung tubig, meaning hindi nyo pa nakuha yung tamang mixture ng hangin at gasolina. Yan. So, ulitin ko, mga kabasyong, kapag mauga, yung ating sasakyan, yung mabibrate, it's either nasasakal yung ating carburetor pagdating sa pagtimpla ng air and fuel. So, ang gagawin natin, basta iseset natin ng 800 ang RPM. Set nyo ng 800 ang RPM. And then, laro-laruin nyo na lang. Hanapin nyo kung saan yung ikaaganda. Yung pag-vibrate kasi, dun tayo bumabase sa vibration. Mawawala yung malelesen yung vibration. Nakatulad yan. Kapag garalgal yung sasakyan mo, tatapon yan. Sigurado. Tapos itong baso, tumba na. Ayan. So, yun yung mga tip ko sa inyo, mga kabasyo. Yun yung pagtono ng sasakyan na hindi gumagamit ng anumang special tools pagdating sa pag... So, yun lang, mga kabasyong, pagdating sa pagtotono ng ating sasakyan. So, yun, mga kabasyong, sana naintindihan nyo at makatulong kahit papano para kung sakasakali man, malayo kayo sa mga mekaniko o hindi pa kayo makaano ng mga mekaniko, i-DIY nyo, ganun lang, mga kabasyong. Yan, tuning ng sasakyan na walang gamit na special tools. Yan. Special tools. Special tools. Iba kasi nahawakan na ganyan. Pinapakiramdaman na lang. Pwede din yun, pero mas mainam ganyan. O, diba? Ito kasi pa-slant kasi itong ano ng ano, kaya talagang malalaglag, eh. Yan. O, yan. Alalayan nyo na lang. O. Pa-slant kasi itong ano ng ano. Makita nyo naman, o. Kung magaralgal yung sasakyan nyo, tumumba na to kanina pa. So, ganun lang yung pag-tono. So, yun lang, mga kabasyong. Sana may natutunan kayo sa video na to. Nakapag-share ako sa inyo ng idea, simple ideas, pagdating sa pag-tono ng sasakyan na hindi gumagamit ng anumang special tools.
So kung nagustuhan nyo itong video na to mga kabasyong, please leave a comment and suggestion or anuman para maka-keep in touch tayo mga kabasyong. Kung may tanong kayo, sasagutin natin yan. So yun lang muna mga kabasyong. Maraming maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong DIY videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat sa panonood mga kabasyong. God bless. Special tools. Holy moly moly moly.